Trapiko sa EDSA Timog kaninang umaga. Ito'y dahil pansamantalang isinara ang EDSA Kamuning flyover matapos makitaan ng bitak. Ang sentro ng balita mula kay Karen Villanda, live. Karen? Audrey, sa ngayon ay isa na nga ang mabigatan na trapiko dito sa EDSA Timog dahil binuksan na nga yung dalawang lane sa Kamuning flyover na isinara nga kaninang umaga dahil sa nakitang bitak sa tulay. Maluwag na ulit ang daloy ng trapiko sa southbound lane EDSA Kamuning. Kung kanina umaga kasi ay isang lane lamang ang bukas, ito yung sa EDSA busway. Ngayon ay binuksan na rin ang magkabilang lane ito. Ang natira na lamang na sarado ay ang gitnang lane na nagkaroon ng bitak. Pero pagkalagpas doon sa nasirang parte ng tulay, Audrey, ay nakakadaan na naman ang mga motorista. Ay sa assistant district engineer ng Quezon City 2nd District ng DPWH, tinapalan muna ang bitak para hindi na lumaki pa, pero tatagal pa ng isang linggo ang pagkukumpuni sa parte ng nabitak na tulay. Narito, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Bali, ang gagawin kasi, ma'am, is mag-recasting tayo, no? So, yung recasting, yung mismong slab, tatanggalin natin. So, magkakaroon pa ng magpapalitan ng rebars. Then, concrete pouring, siguro marami pang preparation na gagawin. So, target namin makawani. Pero ayon pa sa assistant district engineer, noon pa nakaplano para sa rehabilitasyon at tulay dahil sa mga nakitang water leakages dito na nakakapagpalambot na ng semento. Tatanggal dapat ito ng 150 days simula noong April, pero inabutan ng election ban. Base sa datos ng MFDA, higit 143,000 ang dumadaan sa pagitan ng Quezon Avenue at EDSA Timog araw-araw. Kaya naman ngayon pa lang ay humihingi na ng pag-unawa ang pamahalaan sa motorista. Narito at panggihan natin muli ang pahayaga ng Assistant District Engineer ng DPWH. Actually, ma'am, ito yung nakipag-coordinate kami. Meron na po tayong clearance sa MMDA. Sa ngayon pa lang, ma'am, ihingi na namin yung ng pasensya yun sa mga motorista natin. Dahil siguro may time na magkakaroon ng total closure dyan. Nasa 47 million pesos yung approved na budget para sa rehabilitasyon nitong Kamuning flyover at uumpisahan ito, Audrey, oras na makumpuni na yung nakita ng bitak sa tulay. Audrey. Karen, sa ngayon ba ligtas pang dumaan yung mga motorista dyan given na may bitak yung naturang daanan? DPWH, since na maliit pa lamang yung bitak, no, ay kakayanin pa na makadaan yung mga light vehicles. Pero kanina, Audrey, nung umakyat tayo dun sa tulay at may dumaan na bus, ay nakaramdam na nga tayo ng vibration. Kaya naman ayon sa DPWH, ay ang tabayanan ng mga motorista yung final advisory na kanilang ilalabas mamaya. Whether ba na magkakaroon ng full closure itong Kamuning flyover at papadaanan ba yung mga mabuhay lane. Audrey. Karen, ilang taon na ba yung tulay na yan at bakit ngayon lamang marirehabilitate? Audrey, ayon sa DPWH, no, nasa 30 years na itong tulay na ito. Kaya naman kinailangan na siyang isailalim sa rehabilitasyon. Ano nangyayari kasi, Audrey, noong November 2021 lang, na-validate yung proposal para dito sa rehabilitasyon na ito. At kaya naman, pumasok yung budget doon na sa GAA 2022. Audrey. Karen, konektado ba yung bitak na yan sa ilalim ng pundasyon ng naturang tulay? Ang paliwanag kanina ng DPWH, no, kahapon ay may nag-report sa kanila na nagkaroon ng pitak doon na sa maya tulay ng Kamuning flyover. At dahilan nga yan, Audrey, ng mga water leakages dahil nga lumalambot na yung mga kongkreto nito, yung mga simento, kaya nagkaroon ng pitak. And at the same time ay nahulog na rin yung mga simento sa ilalim. Audrey. Okay, maraming salamat, Karen Villan.